Hello, good morning, Joanna Lynn. Actually, nung uminom ka ng vitamin D, diba linggo kami, parang isang linggo lang kami na nandito uli ako. Pero nung sabi mo, nung uminom ka nung linggo, tuloy-tuloy, anong nangyari nung uminom ka? Kasi ano ba yung nararamdaman mo? Kasi nung una, nung pagkainom... Di, pero anong meron ka ba? Mayroon akong goiter. Ah. Tapos, yun nga, dumating kayo, pinatry sa akin ng mister ko yung gamot. So, ininom ko yung gamot. Siguro mga Lunes, Martes, Merkules. Basta Merkules, Webes. Sabi ko, ba't yung lalamunan ko sinasakali? Tumingin ako sa salamin. Pagtingin ko sa salamin, sabi ko, ba't parang iba? Di maya-maya, inubo ako kasi pinipisik-pisik ko siya ganyan eh. Inubo ako. Pagkaubo ko, lumabas yung parang green siya na madilaw. Dinan ako, ba't ganun? Ano yun? At sabi rin niya, sige, pagpatuloy mo pa rin inumin yung supplement na yan. Ininom ko pa rin eh. Maya-maya, minuman ako ng tubig. Kasi sabi ko, ba't tingnan mo parang iba? Parang hindi na ako gaanong sinasakal. Sabi, sige, pagpatuloy mo. Hanggang sa'yo, naramdaman ko na parang lumilit na siya, wala na. Dati talaga, ang laki niya. Pero 4 days lang, ano? Oo, ang laki. Paano, ilan ang inom mo nga ng vitamin D? Ano? Uminom kasi, ano, sir, hindi ko na sinunod yung sinabi mo eh. Oh, sige, okay lang. Uminom ako nung gabi, 4 na dilaw. Oh, yung Pern D. Yung Pendry na Pern D. Active. Active, ilang active? Apat na dilaw, tapos 4 din na active ang ininom. Sabay yun. Okay. Kaya sabi ng mga anak ko, mga baka yung ma-overdose ka, bahala na. Sabi ko, muti, magaling naman. Wala naman ako naramdaman eh. Actually, vitamin sabi siya. Oo, naramdaman ko. Malakas naman kako ko. Di, sunod-sunod. Yun lang yun ang ginagawa ko. Tuloy-tuloy. Kaya yun, umiinom pa rin ako. Pero napansin mo, ano yun sabi mo, ano, pagka gumigising ka? Ano, di ba, patutulog ka na ng gabi. Pagkagising mo, parang binugbog. Sabi ko, bakit ganito? Diba yung ng katawan ko? Bakit parang ganito yung nararamdam ko? Ayoko pa tumayo. Ang sarap-sarap pang matulog. Ano nga, mabigat. Sabi nga yung ginawa ko, tayo ako, wala pa akong almusal. Inom niya ako ng Pern D, yung active. Sabi ko, inom ako nito, parang wala pa akong almusal. Pagkainom ko, maya-maya, upo muna ako. Sabi ko, mayroon ako magkakape. Sabi ko, ganun. Maya-maya, nagugas akong pinggan. Tuloy-tuloy yung gawa ko. Sabi ko, parang di ako napapagod. Hanggang na yun. Aso nga lang, ganito. Pinapawisan ako. Hindi, normal siya. Papawisan niya. Maya-maya, inu ka ng inyo ng tubig. Tama. Sabi ko, ay, hindi ko ito titigilan. Kaya kinuwento mo sa mga akin. Inalok-alok ko na sa mga kapitbahay. Ah, ang galing. Ganyan. Sige, mag-try kayo. Ilang taong ka na nga, ano, Yana? 37. Oo, bro. Pero ilang taon na yung ano mo, yung goiter mo? Ilang years mo? Ilang taon na yung baby. Pero hindi ka nagpapa-check up? Hindi. Natatakot ako. Kasi nung nanganak ako dito sa bunso ko, wala pa. Siguro mga ilang buwan, naramdaman ko parang mayroong matigas sa lalaman ko. Eh, 3 taon. Paano mo nalamang goiter siya? Pina-check up mo? Pinatignan ko dun sa kilala namin na, kilala niya na doktor. Yung sinabi niya. Na meron ka. Tapos nung nagpatingin din ako sa ilang years na yan, bali? 3, mag-4. Ah, matagal na rin, ano? Pero 4 days lang sa vitamin D. Grabe, galing, ano? Grabe talaga. Sabi ko ganun. Okay siya. Hindi katulad ng mga supplements na binibenta na. Hindi naman sinisiraan, diba? Na iinamin mo siya. Wala talaga. Nakailang ano-ano. Wala. Ito talagang hindi ko naman sa inaano talagang syempre ano sa akin na ganun ang nangyari. Pero kaya ano sa tingin mo? I-recommenda mo siya sa mga tao? Ano? Ngayon pa nga lang nga eh. Inaano ko na eh. Sige, i-try ninyo kasi gusto ninyong makinig pag pumunta yung nagdilir sa akin. Makinig kayo. Ayan, nakakuha naman ako ng 2. Sabi, gusto lang nyo ng makinig. No. Ayan, yun. Okay. Ko siya. Salamat, Janalina.